lalong-lalo na sa ating mga aspiring teachers dyan ng 5-1 Talk. Hello sa inyong lahat. Itong video na to gagawin ko po to dahil maraming naghahanap nito. Kasi nga yung mga in-upload kong video sa YouTube about 5-1 Talk is hanggang step 3 lang. So maraming naghahanap kung ano na ba daw nangyayari sa akin at bakit hindi na ako naka-upload na video for NTTO New Teachers Training. Ayan, malalaman nyo po kung bakit. Pero ito po, let's go with the flow kung ano yung nangyari, bakit. Ayan. Sisimulan po natin sa una. Ito, i-share ko lang po kung ano po yung experience ko about New Teachers Training 8 months ago. So, kung meron man pong nagbago, hindi po ako aware, hindi po ako nag-research kung ano yung sistema nila ngayon. Basta ito, i-share ko po kung ano yung naranasan ko last time. Ayan. At kung ano yung mga experiences na talaga namang worthwhile. Ayan. So, syempre, nakapasa na ako noon sa pre-service orientation or PSO. Ayan. At saka yung orientator ko nito is si Sir Ron. Tsaka, after noon, binigyan niya ako ng requirements for NTT, which is professional photo, one valid ID, MP3 voice recording, and diploma, tsaka NBI. Ayun, yung MP3 voice recording, meron po silang ipapadala sa inyo na script. Ano lang yun, parang introductory lang. For example, hi, I'm Kieran Pasiwagan, I live in, etc. Ganun. I-re-record mo yun. Huwag po kayong mag-alala dahil andun na po yung app na kung saan nyo po gagawin. Bale, i-click nyo na lang yun, tsaka isi-send, parang ganon. Tapos, etong lahat ng mga requirements po, ipipicturan nyo lang siya. Or okay naman na hindi na-scan, kasi ako pinicturan ko lang, tapos isi-send lang sa email nila. Ganon yung gagawin po. At tsaka, kailangan nyo po itong i-prepare right before yung inyong NTT. Ayan, tsaka sa mga wala pang NBI, okay lang naman, nag-a-allow na rin sila, basta lang, eto, NBI may be submitted at least 3 weeks after launching. So, ayun, kung ma-accept man kayo, dapat doon na yung NBI ninyo, 'di ba? Kasi napaka-importante nito since ito yung basehan nila, 'di ba? At saka ako noon, since requirement yung diploma, estudyante pa kasi ako noon eh. So, wala pa akong diploma. So, ang ginawa ko, in-advise nila ako na picturean ko na lang yung course cat or your course catalog, ayun. Tsaka yun yung isi-send ko. Proof lang na enrolled ako, ayun. Tapos, ang nangyari sa aming new teacher's training, ayun na, ang aming orientator dito is si Teacher Jenny. Ayan, hindi ko yun makakalimutan. Nako, kung sa Bisaya pa, yayay, or ana siya. Pero, very fun naman. Tsaka, very smart. Ayun, si Teacher Jenny. Nakaka-intimidate, pero okay lang kasi marami naman kayo. Oo. Ano yun eh, halos ano ata kami, 10, hindi ko alam. Merong mga nag-reapply, merong mga beginner, merong mga lahat. Andun, sorry. Ayun, so, ang nangyari sa aming NTT, diba, pagkatapos nung introduction, syempre kailangan mo na makilalanin yung mga kasabay mo doon sa Zoom chat, kasi marami kayo eh, mga 10 talaga kayo, ayun, mingle-mingle muna, and then pag-uusapan nyo kung ano yung diniscuss ninyo nung PSO, pre-service orientation, pero mas ano lang, mas thorough this time, mas ini-explain ni Ma'am Jenny, kasi yung PSO, I think, parang 3 hours lang eh, parang 3 hours lang yun or lesser, pero itong NTT, sa natatandaan ko, 7 hours talaga to. Matagal talaga to. Tsaka yung, kung mag-break man, very specific talaga sa time. For example, 5 minutes break or ano. Basta, kailangan mo talagang mag-abide. Ayun, so, hindi ko na talaga matandaan lahat ng mga topics na pinag-usapan namin kasi nga napakatagal na nun. Pero meron akong nakasave pa ng mga topics or mga nakaw pictures ko nung ongoing pa yung NTT ko. So, ayun, ifa-flash ko na lang yun dito.
So yun, yun yung mga sample topics namin, guys. At saka, masasabi ko talaga na sa NTT ko dati, is doon talaga, mostly nakaano talaga siya eh, parang training ground talaga siya kung gusto mo talagang mag-teach. Ayun. Ano talaga, meron kasi talagang demo, meron talagang yung, alam nyo, yung nakakakaba doon is, for example, ayun na, ongoing na, meron kayong binabasa na parang story, and then parang bibiglain kayo ng instructor nyo na, oh, for example ako, Miss Kiran, can you tell me, ganyan, or can you please tell us, or how will you praise your student, mga ganyan, yung parang, kumbaga ba, out of nowhere, na pa, kaya dapat lang sa mga mag-ENTT, ayan, dapat ano kayo, dapat very alert, ayun, very alert kayo kasi hindi nyo talaga alam, dapat focus kayo, tsaka dapat andun talaga kayo yung attention nyo, yung focus nyo, kasi hindi nyo talaga alam kung kailan kayo tatawagin. Ayan, marami talagang ano, maraming napagalitan nung time namin kasi kapag ka tinatanong, hindi makasagot. Pinapaulit pa, can you please repeat it, Miss Jenny? Parang ganun. So, talagang na-turn off yung orientator, yung instructor kapag ka ganun. So, dapat alert kayo and show them na you are smart and you are what they are looking for. Parang ganun. At tsaka, naman, meron talaga akong listahan dito kasi nakalimutan ko na talaga. At tsaka, eto yung mga requirements before kayo magde-demo. Ayan, ifa-flash ko po. So guys, actual na nangyayari ngayon ang new teacher's training ko. So, papapasilip ko sa inyo kung ano yung mga kaginapan, okay? Ayan, tapos na kasi akong tapos na ako sa demo ko. And then, yung dalawang kasama ko, sila na naman. So, bale, ayan, Teacher Arlene, siya yung nagda-demo ngayon, and student niya, si Teacher Lino. Ayan. Ayan na. And then, ayan, eto yung tinuturo ni Teacher Arlene. Ayan. Ganyan. So, yun. Ang nangyari sa actual demo na, as far as I can remember, ano talaga eh, parang very realistic. Kasi, yung instructor nyo, pipilian kayo ng pair ninyo, galing din dun sa group ninyo. Kunwari kayo yung pair, vice versa kayo. Ngayon, ako yung teacher, next naman ako yung student. Ayan. Ang mangyayari yan, meron kayong schedule eh. Kumbaga, mag-online kayo ng ganitong oras, ang iba, break muna. Ayan. Tsaka, ang mangyayari niyan, for example, tatlo kayo, yung instructor, yung student, yung teacher. Ayan. Mag-off cam yung instructor ninyo, tapos, makikinig lang siya kung paano nyo gawin or kung paano nyo i-conduct yung teaching. At tsaka yung nakaka-intimidate dito is yung parang ano, feeling you feel so helpless kasi nga, parang napakabilis na pangyayari kasi sa natatandaan ko noon, parang binigyan lang kami ng, for example, sinabi niya na, oh, okay, we will conduct demo, ganyan, ganito ang mangyayari, tinuro sa amin. Ganito, first activity na kailangan yung gawin sa student ninyo is mag-introduce muna kayo, tapos meron kayong isiset na parang rules or kung ano na kung gagalingan nila, meron kayong prize na ibibigay. Ganun, parang may flow. Ganun, tapos ayun, sinabi niya muna. Tapos, ang sabi niya, okay, ayun, kayo na, it's your time to conduct the demo. Tsaka may sinabi siya na ganito, may ganitong activity. So, yung activity na yun, kailangan mong mag-print or mag-drawing. Kasi ano siya, parang visual aid siya. So, kailangan mo talaga siyang gawin. Tapos, ano, parang you're only given mga 10 minutes or 5 minutes. So, ako nung time na yun, very pressured. Kasi nasira yung printer ko right at that moment. Kasi sa sobrang kaba ko, sa sobrang panic ko na, parang may nahulog na object tapos ayaw nang mag-run. So, ang ginawa ko talaga, mano-mano nag-drawing. Ako pa naman, hindi ako yung confident masyado kapag hindi ako prepared. So, ang nangyari nun, very helpless ako na parang,
parang natuturn off ako sa sarili ko kasi bakit ganito? Bakit ano? Parang bad trip ako sa printer ko noon. Pero okay lang naman yun kasi ako naman very, ano ko eh, very, para, kung sa Bisaya pa, arisgada. Very, ano ba yan sa Tagalog? Basta ganun. At saka, ang nangyari noon, ayun na, natapos ako. Ang natatandaan ko talaga sa demo is, talagang hindi sinabi sa amin na we need to conduct it for only 5 minutes. Gaya nun. So, ang nangyari noon, merong mga sumobra, merong mga over, under time. So, ang nangyari, bawas point siguro yon, kasi hindi talaga namin alam na, ano, na for only 5 minutes pala, kailangan ng matapos. Kailangan, within that 5 minutes, madiscuss mo lahat, or makonduct mo lahat. Matapos mo yung class mo ng 5 minutes. Ayun. Madali lang sana siya kung nakaprepare ako na my class is only for 5 minutes. Pero hindi, kasi ako, yung ginawa ko is, ano, marami akong time. Feeling ko marami akong time kasi isip ko noon is maghihintay lang yung instructor kung kailan ako matapos. Kaya, ang ginawa ko kasi noon, meron akong puppet na lion. Tapos, ayun, yun yung kasabay ko mag-intro na, hello, ganyan-ganyan, my name is Lion. Tapos, ganyan. May jungle pa yun na, ano, parang jungle yung topic or yung, oo, topic. Tapos, parang, ano yun, tinawag ko na naman si Lion. Oh, Mr. Lion, you're the king of the jungle. May pag-ganun-ganun pa ako, dami-dami kong time. Tapos, nung last ko na nalaman na 5 minutes lang pala, so hindi ko natapos lahat kasi kinat na ako ni ma'am. Tapos, vice versa na kami, ganun. And then, ang mangyayari niyan, lahat kayo ipapatawag niya, tapos sasabihin niya na i-message niyo ako isa-isa, tapos magre-reply ako doon kung ano yung result, ganun. So, matagal mga reply, mga 1 hour siguro, ganun. Kasi iniisa-isa niya kung ano yung mga napansin niya, or basta kung anong mga say niya, ganun. Ayun guys, so nag-message ako kay Miss Jenny, and ang result is, hindi ako nakapasa. Ayun, hindi ako nakapasa dahil, ayun, ipa-flash ko sa screen kung bakit. Ito yung reply niya. So, ayun na nga, guys. Yun yung sinend niya sa akin. Medyo na heartbroken ako, pero slight lang. Kasi, talagang yung pag-apply ko naman sa 5-on-talk, very, ano lang eh, very, para ano lang, suntok sa buwan. Eh, kung natatanggap, pwede matatanggap. Pero, ano talaga, least option ko yun siya. Kasi, meron din akong part-time job every night. Tsaka, parang hindi sang-ayon sa schedule ko. Kasi, yung 5-on-talk, kasi parang meron silang quota na kailangan mong ma-reach. So, most of their available times or yung ano talaga, na-pick nung time nila na magturo is panggabi. So, hindi rin ako, ano eh, hindi rin ako fit doon. Kasi, for sure, hindi ko ma-reach yung quota every time. Kasi nga, yung work ko din every night is from Monday to Saturday. So, hindi rin talaga para sa akin. So, eto lang, ginagawa ko na ng video para i-share sa inyo kung ano talaga yung mga nangyari. Ayun, so, yung mga areas for improvement ko is ito, too much use of Mr. Lion. Ayan, kasi nga, akala ko madami akong time, kaya Mr. Lion ako ng Mr. Lion. Ayan, puppet ako ng puppet. Hindi naman pala dapat kasi limited lang yung time ko. At saka ito guys, please, bear it in your mind na kailangan nyo talagang mag-prepare ng mga basic words. Kasi ako, dito din ako na dali sa word choice ko. Kasi, very, ano, kung ako, kung, for example, Chinese kid ako, mahihirapan din ako. Ayan. Last ko na siya na-figure out na, oh, ganun pala. Kasi mga ginamit ko is protect, kingdom, proceed, go ahead, secret, triceratops, memorize, statements. May mga ganun-ganun pa ako, diba? So, as a kid naman siguro, hindi mo pa yun talaga alam kung ano yung triceratops, statements, mga ganun-ganun. So, dapat talaga, kung kaya mong maging basic pa sa basic, ayun, hindi naman sa ano dahil limited lang yung ano nila. It's syempre bata sila eh, 'di ba? Tsaka yung ano nila is to learn English. So you should start with a very basic one. So
ayun, should smile more. Ayan, hindi na ako nakakapag-smile kasi talagang na-intimidate ako tsaka na-pressure ako yung bonggang-bongga. So, eto reminders lang sa, you know, sa mga mag-NTT na talagang dapat smile ka lang na, hi, hello, good morning! Yung mga ganun-ganun. Ayan, teacher talk time, tuhay. Ayun. Kasi ang nangyari nito is, kasi ako, checkadora ako eh. Ang nangyari nito, ako na lang lahat. Yung student ko is, ano na lang, yes teacher, no teacher, yes teacher. Tapos yung sagot, for example, jungle, lion, yung mga ganun na lang. Hindi na siya parang, hindi na siya nakakapag, ano sa akin, nakakapag-reach out. Kasi ako na lang lahat yung dada ng dada. So, hindi dapat ganun. Time management. Ayun, kasi nga, hindi ko alam na may limit. So, ayun na lang. Note nyo na lang sa mga mag-NTT dyan. Eto, read and clap part. Should be done one at a time. Ah, oo. Hindi ko na ito masyadong matandaan, pero ano din sila dito. Very specific sila. Ewan ko ano to, read and clap part. Parang, hindi ko alam. Phonology, ayan. Ayun, hindi ko na talaga na ano. Kasi kapag ako nagsasalita, ang bilis-bilis, hindi ko na masyadong na-enunciate ng maayos yung mga words. So, kaya siguro, ayun. Tsaka grading language, ayun. Grading language kasi nga, hindi ako very basic sa mga pinagsasabi ko. Kasi akala ko, hindi naman sa akala ko, pero yung labas nung ginawa ko is parang mga maedad na yung tuturuan ko. Nakalimutan ko na mga bata pala yung mga students dito. Ayun, sabi niya, again, thank you so much for your time today. Ayun, reply ko, okay teacher, I will reapply next month. Ayan. At saka ito guys, take note. Do I need to undergo the whole process of NTT again? Ayun yung sabi ko. Or the mock demo only? Ayun yung tanong ko. Ang sabi niya, yes. Kailangan ko talagang ulitin lahat. Ayun. So, ayun, balik talaga sa start. At saka kapag ka hindi ka nakapasa sa mock demo mo na to, kailangan mo mag-antay ng 2 months ata, 2 months, 1 month. Basta 2 months yung pagkakaalala ko, 2 months bago ka maka-reapply ulit. Tsaka pag magre-reapply ka ulit, is kailangan mo na namang balik sa pinaka-basic, which is yung initial interview through phone. Ayun. Ayun lang naman guys, at tsaka tinry kong magpa-schedule ulit for initial interview, pero talagang hindi ako kasi very hectic din ng schedule ko, kaya hindi ko siya na-grant ganun. So, parang hindi talaga to para sa akin, diba? Pero ngayong quarantine, let's see. Ayan. Yun lang naman, tsaka, ano pa ba? Ah, tsaka ano, kahit na 8 months ago, pero since nung nag-apply ako, very eager pa rin talaga yung 5-1 talk na i-push akong mag-teach. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung text nila. Last Saturday lang ata yun, tinext nila ako kung gusto ko pa ba daw. Ayan. Tignan natin kung ano yung talaga yung journey ko dito sa 5-1 talk. Past time ko na lang man talaga to, pero wala rin naman kasi akong ginagawang quarantine kasi yung other work ko is na-stop din. So, ayun guys, update ko na lang kayo kung ano yung future and work dito sa 5-1 Talk. Ayun, thank you so much for watching! Ayun, may susunod pa ako na video guys, hanapin nyo na lang answering sa mga tanong nyo sa mga past videos ko, kasi hindi ko na kayo nare-replyan isa-isa kasi hindi na ako ganun ka-active sa YouTube account ko since last 4 months ago. So, hindi ko na kayo re-replyan doon sa mga comments niyo. Instead, gagawan ko na lang ng video. Ayan, para mapanood niyong lahat. Ayan. Ukayin niyo na lang dyan or ililink ko na lang down below. Ayun. Thank you so much, guys! Thank you for watching! See you next time!